God is good. All the time God is good. Because His love endures forever. Ito na po ang last day ng May. At kinabukasan ay June 1 na. Nasa general quarantine na tayo. At medyo magluluwag na. Pero mga balita natin ay parang lalo yatang dumarami ang nagkakaroon ng COVID-19. Ang pinaka-latest ay 530. Kaya patuloy tayo manalangin na mabawasan na ito, mag-zero na upang magbalik na tayo sa normal. Ngayong umaga, ating message para sa araw na ito ay tungkol sa takot. Ito ay pinangagitan nating surviving fear. Surviving fear. At ang text ay matatagpuan natin sa Philippians 4, 6 and 7 ng Revised Standard Version. Ganito po ang mababasa natin sa Bible. Have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passes all understanding, will put your heart and your mind in Christ Jesus. Ano ba ang nagagawa ng takot? Una, nato-torture ang mga tao dahil sa takot. Isang napakasamang berdugo sa buhay ang takot. Sobre ito magpahirap, kaya naman napakahalaga that we review what fear does. Sabi sa Psalms 55:2-5, my thoughts trouble me and I am distraught at the voice of the enemy, at the stares of the wicked, for they bring down suffering upon me and revile me in their anger. My heart is in anguish within me. The terrors of death assail me. Fear and trembling have beset me. Horror has overwhelmed me. Yan po ang nagagawa ng takot. Pansinin natin ang lahat ng mga nakatatakot na salita na binanggit dito. Sabi ng sumulat, binabagabag ako ng aking mga iniisip. Madinig ko lang ang boses ng kaaway ko. Sobra na akong matakot. Naliligalig ako ng mga titig at irap sa akin ng mga masasama. Binibigyan ako ng matinding pagdurusa at talagang ako ay pinahihirapan. Nabibigatan ang puso ko. Sinasalakay ako ng mga nakakatakot na pangitain. Natatakot tuloy ako. Nangangatog, nanginginig dahil sa puro lagim na sindak ang laman ng aking isipan. Pagka ina-analyze natin ang mga bagay na ginagawa ng takot sa atin, napakaraming bahagi ng buhay natin ang apektado. There is mental, emotional, spiritual suffering, which also translates into physical suffering. Worst of all, the tormentor is inside you because it is you. Dahil ang pinagmumula ng ating maraming takot ay yung pag-iisip natin, pag-aalala, pananakot sa sarili, guni-guni at mga imahinasyon. Habang totoong baka merong kunting basis ang ating pagkatakot. Ang nagpapalala dito ay ang mga dinadagdag ng ating guni-guni at pinadadami pa ng ating imahinasyon. Pangalawa, fear limits a person. It paralyzes and frustrates. Parang yung mga hayop na nasa sagasaan sa kalsada paggabi. Hindi sila nakakilos agad, hindi nang kagaglaw na parang bato kapag nakita yung liwanag ng sasakyan. Ganun din ang tao pagka may biglang sumiklab o pumutok. Sa halip na makatakbo, palabas ng exit ay naninigas at nagiging parang bato. Fear not only paralyzes the body,
It also paralyzes the mind, the emotions, and the intelligence of a person. Ezra 4:4-5. Then the people around them set out to discourage the people of Judah and make them afraid to go on building. They hired counselors to work against them and frustrate their plans during the entire reign of Cyrus and down to the reign of Darius, kings of Persia. Noong ang bayan ng Israel ay kakalaya pa lamang mula sa napakatagal na pagkakabihag ng ibang kaharian at nagsisimula silang buuin muli ang pader ng kanilang lungsod, tinakot sila ng tinakot ng mga kalaban para hindi sila makagawa ng kuta at hindi manumbalik ang kanilang lakas bilang isang bansa. Ano ang naging resulta? Pati ang pagkapagawa at pagkukumpuni ng templo ng Diyos ay natigil dahil sa takot. Ezra 4:24, thus the work of the house of God came to a standstill. Napakarami nating mga proyekto, pangarap at mithiin sa buhay na hindi natutupad at hindi natutuloy dahil takot ang nangunguna sa atin. Natatakot mapahiya, natatakot mabigo, natatakot malugi, natatakot masaktan. Kaya huwag na lang. Siguro maraming pag-ibig ang hindi natuloy sa sobrang self-defense. Natatakot ma-reject, natatakot mahirapan, kaya hindi na itinutuloy. Pangatlo, fear distorts a person, a perception, a reality. Napapalitan ng takot ang kulay, hugis, tunog ng mga bagay because fear corrupts. Nagpapangit, nagpapadumi, nagpapabulok hindi lang ng mga bagay na nasa labas kundi ng ating mismong kaloob-looban. It uglifies. Kung sanay kayong mag-drawing at idodrawing nyo ang mukha ng isang taong natatakot, pangit ang pagsasalarawan nyo. Alam nga namang ang ganda-ganda at ang charming-charming na nasa litrato. Tapos ang caption sa ibaba ay natatakot. Hindi magiging kapanipaniwala. Kapag natatakot talaga, nakakapangit yun ang muka at ng ugali. Yung mga taong takot na takot mautangan, hindi pa lumalapit, nakasimangot na. Yung mga taong natatakot maabala, lagi na lang umiismid at sumisingal sa iyo para huwag kang magkaroon ng lakas ng loob na mag-abala sa kanila. Yung mga taong natatakot mahingian, napakaraming ginagawang pader at bakod para hindi siya malapitan. Dahil sa takot mong maisahan ka, ikaw na ang nangungunang mag-take advantage. Sa takot mong malamangan, ikaw na ang nangungunang manlamang. 1 Samuel 2:28-5-6, when Saul saw the Philistine army, he was afraid. Terror filled his heart. He inquired of the Lord, but the Lord did not answer him by dreams or Urim or prophets. Saul then said to his attendants, find me a woman who is a medium, so I may go and inquire of her. There is one in Endor, they said. Noong si Haring Saul ay malapit nang bumagsak at papalitan bilang hari, nawala na ang pagpapala ng Diyos sa kanya. Nagkaroon ng digmaan sa kanyang bayan at sobrang natakot itong si Saul. Pero bago ang digmaan yon, pinagbawal niya ang mga paghingi ng payo sa mga manghula, sa mga espiritista, sa mga talaytayan at mga dinadaluyan ng espiritu, sa mga medium at mga wizard tulad ng pagbawal ng mga ninuno ng Israel sa ganitong gawain. Pero nang nagipin na siya, nagtanong siya sa Diyos at hindi siya sinagot. Kaya ano ang ginawa niya? Dahil sa takot, kinailangan niyang makakuha ng supernatural answer. Nagbalakot kayo siya. Nagiba siya ng damit at sa dilim ng gabi ay nagtago siya.
at nagpunta sa isang babaeng medium. Sinira niya ang sariling batas, kaya lalong nagalit sa kanyang Diyos. Ang resulta, lalong napasama ang kalagayan ni Saul. Natalo siya sa digmaan, kinumbukasan at nagpakamatay pa siya. Pangit na ang lahat, pero lalo pang pumangit dahil nanguna, umiral at naghari ang takot. Pang-apat, fear promotes Satan. Fear promotes evil. Kaya naman yung mga lagi nagyayaya sa akin na manood ng horror movie, sinasagot ko, magbabayad tayo para matakot? Ba't hindi na lang tayo magbayad para kumain, mag-relax at magpa-foot massage? Magbabayad ka talaga para mapanaginipan mo sa gabi? Pagpapuwisan ka ng malapot at malamig, hindi ka makalabas sa loob ng kumot mo kahit buntang-punta ka na sa banyo sa gabi. Mandidirig ka sa mga dugong pinupulandit at sa mga bitukang lumuluwa sa mga sikmura ng mga tao dahil sa horror. Pagka natatakot ka, ang napapunot ay si Satan at hindi ang Diyos, because Satan is fear and God is love. God cast out fear. The perfect love of God cast it out. Matthew 2:1-3. When Jesus was born in the village of Bethlehem in Judea, Herod was king. During this time, some wise men from the east came to Jerusalem and said, "Where is the child born to be king of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." When King Herod heard about this, he was worried, and so was everyone else in Jerusalem. Noong pinanganak ang Panginoong Jesus na siyang tunay na hari ng Israel, in a spiritual, not in a physical sense, inerbiyos ang nakaupong si King Herod. Dahil nag-alala at natakot na mawala ang kanyang korona, ano ang naging bunga? There was a massacre of the infants. Matthew 2:16, when Herod found out that the wise men from the east had tricked him, he was very angry. He gave orders for his men to kill all the boys who live in Or near Bethlehem and were 2 years old and younger. Maraming tao na dahil sa takot ay nagiging kriminal. Sa takot na mabisto ang kanilang mga kasalanan, gumagawa ng higit pang maraming kasalanan. Sa takot na mawala ang minimithi o pinagpapahalagahan nila, ay napapasubo na gumawa ng mga napakasamang bagay. Panglima, fear hides God. It is the enemy of godliness. Pagka ang tao ay natatakot, natatakpan ang kinatatakutan ng kinatatakot niya ang Diyos. Nawawala ang Diyos sa altar ng kanyang buhay. At ang idinadambana niya doon ay ang bagay na kinatatakutan niya. Matthew 14:29-30, Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, "Lord, save me!" Habang nakatingin si Pedro sa Panginoong Jesus, nakakalakad siya sa tubig. Pero nang tumingin na siya sa mga alon at sa hangin na siyang nagpapagalaw sa tubig ng dagat, natakot siya. At dahil natakot siya, nawala ang mata niya sa pagkakatuon sa Panginoon at sa layip ay yung tubig na nakakatakot na ang pinansin, nilamon siya ng tubig. Habang siya ay nakatingin sa Panginoon, nakalutang siya. Nang tumingin siya sa tubig, doon siya lumubog. Pagka ang tao ay natatakot, natatakpan ang kinatatakutan niyang Diyos. Nawawala ang Diyos sa altar ng kanyang buhay at ang dinadamba niya doon ay ang bagay na kinatatakutan niya. Pang-anim, fear could become an idol. Kung meron mga altar sa buhay natin, ano kaya ang nakadambana doon?
Siyempre, walang ganong physical na altar ang maraming Bible-based Christians. Pero meron pa rin namang spiritual altar. Yung mga kinatatakutan natin ang siyang nakalagay doon. Pagka takot kang mamatay, si kamatayan yung nasa altar. Pagka takot kang maghirap, yung image ng kahirapan ang nasa altar mo. Pag takot kang magkasakit, mga sakit ang nandoon sa dambanan na tuwing makikita mo ay napapaluhod ka, nanlulu mo at sumasamba ka doon. Kinakawawa ka noon dahil doon ka nga nag-submit. Kaya dapat ay tinatanggal ang mga yan. Ang dapat na inilalagay sa altar ng buhay natin ay ang Diyos. Ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako at yung napakadami niyang nagawa sa atin. Yung mga nagpapatunay na siya ay mabuti at mabait. Na Diyos ang siyang dapat na laging ginugunita, inaalala, minememorya, ikinikwento, pinag-uusapan, at nagpapasalamat. Napakaraming pagkapahirap ang ginagawa sa atin ng takot. Nandyan yung mga gabi na hindi ka makalabas ng kwarto dahil natatakot ka. Hindi ka makagawa ng mga bagay na gusto mong gawin dahil sa takot. Gustong-gusto mong mag-tour pero natatakot sumakay sa plano. Gustong-gustong mamasyal sa iba't ibang pulo pero natatakot mamangka. Kung sa bagay, maraming bangka sa Pilipinas talaga namang nakakatakot dahil kulang sa mga safety gadget at sa mga gamit. Limampu kayo sa isang maliit na bangka na walang katig, matatakot ka nga. Utak lang ang gagamitin mo, hindi ka na talaga dapat sumakay. Natutulog ka sa isang hotel na walang fire escape, ang kipot-kipot na mga pasilyo, ang kapal-kapal ng carpet, ang daming hagdan mong daraanan bago ka makalabas, eh dapat ka talaga matakot na baka magkasunog. May basis naman kasi. Pero hindi yan ang fear na pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin mga takot, yung mga kunting-kunti lang, ang basayan at karamihan ay bunga ng imahinasyon na umaalipin sa atin. Natatakot na pagtaksilan ng asawa pero wala namang basayan. Lagi na lang tuloy galit na galit, nervyos na nervyos, pumapangit, nasisira ang ugali, hindi na tuloy maganda ang samahan nilang mag-asawa dahil lang takot na walang namang basihan. What to realize about fear? Number one, it is mostly in the mind. Fear is mostly only in the mind, in your mind. 99% na mga takot ay guni-guni mo lang. Iniisip mo lang kasi. Katulad mga taong natatakot na baka raw matunaw na lahat ng yelo sa North at South Pole. Ano kaya ang mangyayari? O bakit ka may dalang salbabida? Ay nako, baka matunaw na ang North Pole. Mga taong natatakot na magbanggaan ang mga planeta at madurog ang daigdig. Eh, ano naman ang magagawa mo kung nagbanggaan nga? Eh, di magkapirepreso ka. Mapipigil mo ba yun? Kaya ikaw na natatakot ay nahihirapan ng loob. Yung hindi natatakot, naging joy sa buhay. Pareho lang naman kayong nasa planetang ito. Yung mga sobrang natatakot, malugi, hindi na namumunan kahit kailan. Yung natatakot matalo, hindi na nakipag-contest kahit kailan. Yung natatakot masaktan, hindi na magtitiwala. So, nabuhay nga kayo. But what quality of life do you have? Maring very safe but not very enjoyable. Dahil nabubuhay ka sa takot. Pangalawa, it is based on personal experiences. Tulad mga phobia, takot ka nang sumakay ng elevator kasi dalawa o tatlong beses ka nang natrap. Pero isipin mo rin kung ilang beses kang sumakay sa elevator na hindi ka naman natrap. Ang tinatandaan mo lang ay yung konting pagkakataon na natrap ka. Kaya nagkakapobia ka tuloy. Eh bakit ang mga elevator girls,
Kinagkakitaan nila ang pamamalagi dyan. Nakagwantes pa. Up, down. Siguro hindi. Kahit na nanaginip sila, yun pa rin ang script. Anything you fear that most others do not, should not be feared. It's all in your mind. Pangatlo, it is based on personal conditioning. May mga takot na nakondisyon ka lang. Like fear of snakes. Takot na takot tayo sa mga ahas. Gaano karami na ang kilala niyong natuklaw ng ahas at namatay talaga? Bakit naman may mga tanong ang mga tao ang hanap buhay ay maghanta mga ahas? Pang-apat, it is based on personal perception and perspective. Maraming tao ang allergic din sa mga events na bihisan. Hoy, atin tayo ng dibu. Kailangan magbihis ng maayos. Ayayoko. Nako, naasiwa ako dyan. Natatakot lang palang magbihis kahit may isusuot naman. Ang ginagawa, hindi na lang atin, kaya ang daming namimiss na fun. May mga tao rin takot sa mga expensive places. Noong araw dyan sa corner Show Boulevard and Edsa, may isang popular restaurant na air-conditioned pero walang pumapasok. Nagtataka sila kung bakit yun lang ang branch nila na hindi kumikita. Ang daming pedestrian na naglalakad sa tapat noon dahil lintuan ng mga bus, jeep at tricycle. Ang ginawa nga nila, tinanggal nila yung aircon. Hinayaan nilang pumasok lahat ng alikabok, ang hangin mainit, ang usok ng mga tambutso. Aba, biglang pinasok ng mga tao. Bakit? Kasi ang mga tao, pobya sila sa social at air-conditioned na restaurant. Panglima, it is based on personal projection and expectation. Kung ang projection mo sa future ay madilim at nakakatakot, matatakot ka nga. Maraming Christians ang takot na takot sa end of the world. Laging yun at yun lang ang topic. Dalawang libong taon nang nag-aantay tayo ng end of the world, hindi pa rin dumarating. Ngayon, kung dadating sa panahon natin, hindi dumating. Panganim, it is based on circumstance. Most of our fears are based on circumstance o sa mga kalagayan at karanasan. Kaya nga sinasabi nating personal, takot ka sa dilim, pero yung kapatid mo, hindi naman. Bakit hindi siya ang tularan mo para mas masaya ka? Takot ka sa number 13, pero nanonood ka naman ng Friday the 13th. Yung iba naman ay hindi natakot at nabuhay ng masaya. Ikaw ang nalugi. Kaya dapat tanggal-tanggalin mo ang mga takot. Because fear is personal. Apply this to most of anything you fear. Yung iba natatakot tumanda kasi tinatakot ang media. Maraming produkto ang tinitinda kaya tinatakot ang mga tao na tumanda para bili sila ng bili ng pampabata. Yung iba naman, takot na takot maging mahirap. Eh, majority ng tao sa planeta ito ay mahirap. Pero, buhay pa rin. Change your personality kung marami kang drama. Bakit pinag-uusapan ang ganitong bagay? Kasi sabi ng Panginoon, I came that you might have life and have it abundantly. Ano ang gagawin natin sa takot? Una, harapin natin ang takot. Wala kang mababago at mapagawagihan ang hindi mo muna harapin. Exodus 14:13. Moses answered the people, do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. Kung natatakot kang pumasok sa isang kwartong madilim dahil doon naghingalo ang lola nyo, pumasok kayo.
At kung meron man, palisin nyo in the name of the Lord. Pero, tuwing iniiwasan nyo lagi yung kwarto na yon, naisip mo yon kahit wala ka doon. No fear, confidence is based on faith in and knowledge of God. Pangalawa, analyze fear. See if it comes only from personal experience, conditioning, perception, perspective, projection, expectation, or just circumstance, and then change your mind. Hebrews 13:6. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? At kung walang pwedeng gawin sa inyo ang taong buhay, lalong walang pwedeng gawin sa inyo ang taong patay. 1 John 4:4. The one who is in you is greater than the one who is in the world. Ang Diyos na nasa puso at kalooban mo ay higit na lalong malaki, dakila at makapangyarihan kaya kaysa doon sa mga Diyos-Diyos na nananakot nasa labas lang. Pangatlo, depamiliarize fear. Kung kalimbawang takot ka sa itsura ng bangkay, lagi kang tumingin sa mga patay para ma-depamiliarize ka. Ma-reverse kasi sa katitingin mo, namamanhid ka na, nalaman mong wala namang nangyayari. Yung iba naman natatakot magpa-opera. Kung sa bagay, medyo nakakatakot naman talaga yung makakatulog ka, naka-respirator, wala kang control sa buhay mo. Hindi mo alam kung makakabangon ka pa o hindi na. 2 Timothy 1:7, God's Spirit doesn't make cowards out of us. The Spirit gives us power, love, and self-control. Pag tinatahanan ka ng Espiritu ng Diyos, tumatapang ka. 1 Corinthians 10:26, the earth is the Lord's and everything in it. Nakikita niyo yun? Sa Kanya ang lahat. 1 John 3:20, God is greater than our hearts and He knows everything. God is greater than our fears. Kaya lang tayo natatakot kasi tinatanggal natin ang tingin natin sa Diyos. Kaya muling ibalik ang tanaw sa Kanya. Pangapat, submit to our to or conquer fear. Tulad ni Esther, meron siyang mahalagang misyon na dapat niyang gawin. Pero pagka humarap siya sa hari, baka kamatayan niya ang naging bunga. Esther 4:16, and if I perish, I perish. Yun yung sinasabi nating bahala na, na ang tunay na kahulugan ay si bathala na ang makapangyayari. Isaiah 41:13, for I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Number 5, praise God above fear. Huwag kang matakot. Praise God above fear. Lagi naman talagang may fear. Ilagay mo yung Diyos sa ibabaw at sa harap para Diyos yung makita mo. Deuteronomy 31:6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. What do you fear? Weakness? Poverty? Sickness? Harm? Pain? Loss? Death? God is God over all of this. At ang Diyos ay sapat. Whom do you fear? People? Things? The dead? Hebrews 13:6. The Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? Anong pwedeng gawin sa akin na hindi pwedeng pigilin ng Diyos kung ayaw niya? Put God and Jesus in the equation.
Kung ooperahan ka, sabihin mo, I will sleep, but God is awake. I will undergo a process, but God is there in the operating room. And I will trust God. And I will do whatever I can, humanly speaking, to choose the best doctor, the best hospital, and the best approach. Gagawin mo yun, dapat mong gawin. Do your homework. Pag nagawa mo na ang lahat ng kaya mong gawin, saka ipabahala na sa Diyos. Psalms 23:4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. And then when you have done that, do not fear, only believe. Be free to enjoy life, to give the most to life, and to get the most out of life. John 14:27, peace I leave you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Ang pinakamadalas na turo ng Panginoon ay do not fear. Yan ang pinakamadalas niyang banggitin. But how is it to be free from acquired and invented fear? Change your mind. Pag natatakot ka, change your mind. Change channels. Di ba hawak mo ang remote ng TV at pangit yung palabas? You change channels. Pag natatakot ka, change channels. Natatakot ang iniisip mo, change channels. Change your mind. Because when you change your mind, you change your personality. Eh di, what fear is personal? Change the person. Change the personality. And fear will go away. Romans 12:2. Let God change the way you think. Change your thoughts and you will change your action. Change your actions repeatedly and you will change your habits. Change your habits and you will change your personality. It begins with a thought and ends with a thought. Because when we change your personality, the way you think will become different. There is so much to do, to hear, to smell, to see, to touch, to taste. There is so much to experience. Fear will prevent you from doing these things. Change your mind. Get rid of these fears and get alive. Be free to enjoy life, to give the most to life, and to get the most out of life. Big idea, peace be with you. Dito po nagtatapos ang ating maikling mensahe. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ang aming Diyos na nagsabi sa aming, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Salamat po sa pangakong ito. Dahil dito, wala na kaming takot. Wala na kaming takot sa mga darating na mga pagsubok sa COVID-19, sapagkat alam namin, nariyan ka. Hawak mo kami. Iniingatan mo kami. Minamahal mo kami. Ikaw ang aming Diyos at ikaw ang aming Ama na nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.